Hello guys, so gaya ng sinabi ko kanina is June na nga ng today, June ng Online Loans Pilipinas. Tapos dahil sobrang busy ngayong araw, inabutan na talaga ako ng gabi para mag-settle. Tapos kanina is gumawa pa ako ng video. Tapos sabi ko nga bayaran ko siya kasi hindi pa available kanina yung Dragon Loans ng GCash. Hinintay ko lang kasi mas kampante talaga ako na yun ang gamitin ko sa pagbayad ng Online Loans Pilipinas. Kasi since nag-first loan ako until 7th, yun ang binayad ko. So medyo na-confuse ako kung magbayad ako through InstaPay yung sa kanilang EUB, Asia United Bank. So hinintay ko na mag-available ulit si GCash, yung kanyang Dragon Loans. At inabutan nga ako dito. So ipa-flash ko lang ito sa screen. Itong confirmation ko sa bayad gamit ang Dragon Loans nga via GCash. Ano na to? 10:25 PM. As in, gabi na talaga. 10:25 PM. At nag-experiment tayo. Tingnan natin kung makapag-reloan nga. So kanina pa to eh. Actually, siguro mga... Kasi nag-prepare pa ako para sa video na to. Gusto ko na real time. So gusto ko i-refresh para makita nyo talaga. Yan, na real time yung ginagawa natin. So 10:25, nasa mga 5 minutes lang siguro. Mga 10:30. Ngayon is 10:47 na. So ang ginawa ko lang, kasi yung sabi ko kanina is, kung wala pa kayong matanggap na thank you na text ni Online Loans Pilipinas, i-refresh nyo lang yung account nyo dito sa browser. So kung hindi kayang i-refresh na hindi mag-log out, so pwede mag-log out kayo tapos mag-log in ulit. So yun ang nangyari dito. Pag log out ko at pag-log in ulit, ito na. Nakita nyo na may offer na. So again, huwag kayo magtaka, ang gamit ko ay laptop, so malaking screen ang nakikita nyo. Pero pwedeng-pwede ito sa inyo mga cellphone. So hindi na kailangan mag-install ng app dito sa Online Loans Pilipinas. So gamit lang kayo ng Chrome. Yung Chrome talaga ang pinaka-popular, di ba, sa mga Android phone. Or yung Mozilla Firefox na browser sa phone. So para hindi na kayo mahirapan, if ever gusto nyo itry ang Online Loans Pilipinas, may link ako sa description at saka pin comment ng video. Okay, so again, hindi na kailangan mag-install ng app dito sa Online Loans Pilipinas at very easy ang application. So ang first loan nga, ulitin ko, 0% interest. Sa mga repeat loan guys, may ipapakita ako sa inyo ngayon para mas bababa yung interest niya. So sa repeat loans, kailangan nyo lang dito, kapag is repeat loan ang makikita dito actually. So i-click nyo lang yung repeat loan, i-enter nyo lang yung mobile phone nyo na ginamit nyo sa pag-unang pag-apply sa Online Loans Pilipinas at mag-send ito ng OTP. So para mag-login lang kayo. So ito na. So again, i-refresh ko para makita natin na real-time talaga yung ginawa nating application dito. Sa Online Loans Pilipinas, ang oras is 10:49 PM. Okay? So again, nasa mga 5 minutes lang after ako nag-payment sa Via Dragon Loan sa GCash, nag-sign out. Tapos nag-login ulit, nakita ko na may offer. At saka, ano yung ano natin dito? Update. Yung last na reloan ko, yung pang-8 loan ko sa Online Loans Pilipinas is 6,000 yung pinaka-maximum. From yung 7th loan ko, 7,000, tapos na-late ng 1 day sa pagbayad, nakapag-reloan ulit, 6,000 na lang. Ngayon, 9th loan, ito ay 8,000. So, magkano ang dinagdag? Lumagdag siya ng 2,000. Not bad. Not bad, di ba? So actually, meron tayong 7 days, maraming option to pay sa Online Loans Pilipinas. May 7 days sa repeat loans ito guys ha, may 15 days, may 21 days, at saka may 30 days. Of course, mas piliin natin yung mahaba, at least makapag-prepare pa tayo, di ba, na pangbayad. Kasi hindi lang din naman ito yung babayaran natin,
Marami pa tayong mga bayarin kada buwan. So piliin natin ng 30 days. So yung loan amount is 8,000. Yung first payment date nito is March 11. So tingnan natin ha. Guys, may nag-comment dito sa channel ko na bakit malaki yung binayaran niya. Malaki yung binayaran niya. So baka nakalimutan niyang i-uncheck kasi ito additional services, hindi masyadong obvious ito, guys. So kailangan niyo itong i-click. Yan. Hindi masyadong obvious kahit sa phone ito, kahit sa phone. So nasa ibaba ito ng Get Money Now na button. May additional services, kailangan niyo yang i-click. Tapos mag-open ito. Actually, yung ano talaga default niyan is ganito. May additional services dito, i-click nyo, ang default is naka-check talaga yan. So kapag ganyan, malaki talaga yung magiging interest sa kabuuan or tubo kasi may loan guarantee na yan. May tinatawag pa na loan guarantee, tapos may tinatawag pa sila na preferred borrower plan. So parang ganon. Mga additional na tubo, mga additional na charges. Kung iisipin, maliit lang interest niya. Ito lalaki sa loan guarantee at saka preferred borrower plan. So kailangan nating i-uncheck. Yan, i-uncheck talaga yan. So sabi dito, may pananakot pa, no? So tingnan natin. Attention, we do not recommend refusing the additional services offered by us as it protects you and allows you to get a larger credit limit in the future. May ano naman din sila kasi business to eh. So meron din silang mga pakulo, di ba, na additional services offered by us and it protects you, etc. So if ever hindi natin yan i-uncheck, yung issue ng isang commenter nga, malaki yung binayaran. Actually, yung second loan namin dito, malaki yung naging interest kasi wala kaming ka-idea dito sa preferred borrower bundle. So pang third loan na kami naka-discover na dapat i-uncheck pala talaga yan. So yun. So ano ba? Yan na. So tingnan natin, guys. So ito na, ready na ako. I-max ko yan kasi pwede naman ako mag-actually magbaba ng loan dito eh. So ang ano lang talaga is ang maximum na limit is 8,000. So yung disbursement details, sorry. Yung disbursement details natin is nasa system na nila yan, pero pwede nating i-change actually. So sa akin, hindi ko na i-change yan. So Get Money Now na ako. Mag-click na tayo ng Get Money Now. So again, real time yung ating application dito. Wait lang. So ibalik ko ulit. Naka-uncheck na yan, no? I-check natin ulit itong Get Money Now. Bakit hindi siya gumana? Okay, so gumana na ngayon. So yung repayment niya is 9,200. Tingnan natin, guys, ha. So 8,000, di ba? So 1,200, tama. So 1,200 yung naging interest niya in 30 days. So nasa mga ano yan eh. Aha. Times 15%. So nasa 15% talaga. Actually 15% talaga yung interest kapag na-uncheck mo yung credit bundle, mga borrower advantage ni Online Loans Pilipinas. So not the lowest actually. Not the lowest sa mga credit lending companies online. Pero nga, ang advantage, uulitin ko ulit, Online Loans Pilipinas, wala na silang hahanapin na payslip, walang co-borrower, walang mga references, tanging yung spouse or asawa mo lang ang hinihinging contact number, tapos yung valid email address mo, tapos yung UMID, yung valid ID. So yun lang, tapos pwede sa GCash. So yun yung advantage. At saka isa pa, hindi mo kailangan magkaroon ng established na credit score, di ba? So hindi tinitingnan ang iyong credit score dito sa Online Loans Pilipinas. Yan lang yung advantage. Ang kapalit naman, mas malaking interest nga, 15% sa 15% sa 30 days. Pero para sa akin, not bad na kung ikumpara ko sa ibang mga online loan apps nga. So ngayon, please input the SMS code we sent to your phone. So tingnan ko lang.
Yung SMS code, guys. So, okay, dumating na. So, i-input ko lang dyan para tingnan natin. So, dito, kagalimutan to. So, yan na, 9-2, no? 8,000 yung makukuha natin. Get money now. So, real-time talaga to, guys. So, congratulations. Money transfer to your e-wallet account will be initiated in 24 hours. 24 hours ang yung sabi, ha? Take note, ang oras natin is 10:56. So, i-open ko lang yung phone ng asawa ko, yung GCash niya. So, ipakita ko ngayon kaysa. Ipakita ko lang dyan ngayon. So, GCash. Dumating ngayon GCash. So, you have received 1,000 from Union Bank. Union Bank kasi yung ano niya. Not sure ako kung makita siya. Ayaw niya makita, no? So, ipa-flash ko lang to sa screen. So, yung mga advertisement na ang GCash ngayon. So, ipa-flash ko lang to sa screen, guys. Hanapin natin ang GCash. Union Bank yung disbursement talaga ng ano, yung bangko ng Online Loans Pilipinas. Yung parang naka-automate. Kasi, automated talaga to. Hindi na to ano eh. Di tao ang nag-send nito. Parang naka-program na to talaga sa kanila. So, may 10,000 na yung asawa ko. Not sure ako kung makita, guys. Aha. Ipa-flash ko na lang to sa screen. So, ang transaction niya is 8,000 from Union Bank, 10:56 p.m. 10:56 p.m. Actually, yung sabi ko kanina, siguro no, natapos tayo mag-apply, umabot ito 10:56 or 10:55. So, halos isang minuto lang or talagang real-time dumating yung pera dito sa Online Loans Pilipinas. So, napakagaling. So, yan na. So, again, kung gusto nyo umutang sa Online Loans Pilipinas, ililink ko yung link sa pin comment. At saka huwag na huwag nyong kalimutang i-uncheck yung kanina sabi ko, yung credit bundle nila para talagang bababa yung babayaran natin, 15% na lang. So kung naghanap naman kayo guys ng mas mababang interest, may isa-suggest din ako. Siguro magsusulat na lang ako ng parang suggestion katulad ng revive credit ng CIMB Bank. Tapos i-check ninyo kung GCash user kayo. I-check ninyo yung borrow feature ng GCash, GGives, GCredit at saka G-loan. Yung G-loan ang pwede talagang ma-cash out kasi utang yon, term loan ang G-loan. Yung G-gives naman, hindi siya pwede ma-cash out, pero pwede niyong gamitin. For example, bubili kayo ng mga gamit sa mall, sa appliances, sa mall, di ba? Pwede niyo magamit. So, at saka yung revive credit ng CIMB Bank. At saka, ano pa, yung Tunic Bank, not sure ako kasi hindi ako nag-apply pa ng Tunic, pero makautang din kayo ng quick loan ng Tunic. At saka may quick loan din ngayon ang bago, ang Union Bank. Hindi ko rin nasubukan yan, pero marami na nagsabi na okay, mabilis, at easy lang yung proseso ng quick loan ng Union Bank. Tapos yung nasubukan ko na bank is CIMB Bank, personal loan, maganda din. So, magbibigay ako ng mga suggestions sa ibaba, guys. So, maliban dito sa link ng Online Loans Pilipinas, of course, para may pagpipilian kayo. Sabi nga, marami tayong mga loan options talaga ngayon dito sa Pilipinas, lalo na high-tech na talaga ang fintech world. So, halos mga lending companies, kahit mga traditional banks, ngayon, nag-invest na din sila sa digital banking. So, yung mga, like na Union Bank, yung Union Bank talaga, di ba? So, ano yan siya? Brick and mortar talaga yan before. Pero ngayon, nag-invest na sila ng todo sa digital banking at may quick loan na nga din sila. So, let's expect na in the coming years or in the years to come, marami na talagang mga offer na advantage sa atin. So, kung ma-establish natin yung credit score natin as early as now, kung maraki yung advantage natin na makautang ng mas maliit ng interest. Kasi yung banko, yung offer nila nasa mga 1%, 2%.
So, malaki ang kaibahan talaga sa mga quick na pautang tulad ng Online Loans Pilipinas. Okay guys, so thank you so much for watching this video. Okay, kakarating lang din yung nag-click. Nakakarating niyan yung ano, mas nahuli. Ako ay mas nahuli yung panotice ng Online Loans Pilipinas na na-approve nga yung loan, di ba? Dumating na sa GCash account yung loan proceeds, nahuli yung mga notification na approve na. Okay, thank you so much guys, and kung nagustuhan niyo ang mga ganitong video, consider subscribing po sa aking channel. Maraming salamat.